Okay guys, magandang araw ulit sa ating lahat at welcome sa ating vlog ulit, ano? At ngayon naman sa ating video ay magkakaroon tayo ng unboxing ng isa sa pinag-uusapan, ano, na bagong SIM card at bagong telecommunication company sa ating bansa. So ito yung dito na tayo. Ayan. So ngayon, titingnan natin yung ilang features nito. At syempre, i-unbox na rin natin to. At titingnan din natin kung ano yung magiging performance itong SIM card na to. Pero bago tayo magpatuloy, so ulit, sa mga bago lang sa ating video, so paki-like, subscribe, and paki-share na rin, ano, sa inyong mga kakilala itong ating video. So ngayon, i-unbox muna natin itong dito SIM card. So itong dito SIM card na to ay nabili ko lang, no, sa kakilala ko, sorry, sa kapatid ko. Ito yung nagkakahalaga ng 120, no, or 120 pesos. Pero sa mga online na store, meron naman doon, so pwede rin kayong umorder doon. So syempre, bubuksan natin. So paano babuksan to? So ganito lang naman po siya. Okay. So, maganda rito, guys, meron na siyang libreng SIM card. Ayan, SIM card ejector pin. Ayan. So, ganyan po siya. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, yan ang mismo yung pinaka-SIM card as ito yung ejector pin. So, syempre, ang gagawin natin dito, by the way, hindi sa lahat ng cellphone gumagana itong dito. So, meron silang mga listahan, ano, ng mga cellphone na kung saan ay pwede lang gumana to. Pero meron pong mga pwedeng gawin para naman dun sa mga hindi supported na cellphone. So, meron lang mga setting dun sa internet, no, na gagawin. So, kunin natin yung mismong micro at gagamitin natin sa cellphone natin. So by the way, itong cellphone ko is Vivo Y19 and ito ay supported naman. So dito natin siya itatry. So power off muna natin. Tanggalin natin yung casing, syempre, para matanggal natin yung SIM card. So mama, so napansin nyo, wala pa siyang number dito. So kasi kailangan muna natin ipasok yung SIM card para makuha natin yung number. Ayan. Tanggalin muna natin yung luma ng SIM card natin. Lagay natin yung sa dito. Ayan. Pasok natin ulit sa casing. Tapos, open natin. So, tingnan natin kung meron na rito sa area natin. Actually, doon sa kanilang Facebook page and website, hindi pa doon nakalagay yung Metro Manila, pero ang sabi ng iba ay sa ibang parts ng Metro Manila ay meron ng signal. So yung area namin ay bagong silang, so tingnan natin kung meron. Oh, meron na. Ayan. So meron na siyang signal. Ayan, ano, nakita nyo. Medyo wala kasing zoom. Ayan. So, may signal yung dito. 4G. Ayan, ano, may signal siya.
So ngayon, ang gagawin natin, din muna yung app no, nung dito. Kasi yung dito ay gumagamit siya ng app para ma-access natin yung mismong SIM card niya. Ayan, so dinadownload lang natin. Pero meron pwedeng gawin, pwedeng mag-text, pwedeng may tatawagan. Tingnan natin kung anong may pwedeng tawagan dito. Pero dinadownload ko na yung mismong dito app. Yeah. Okay, after waiting, no, so medyo naghintay lang tayo ng ilang minuto. So automatically nag-send yung dito sa akin ano ng welcome message, and yung welcome message, no, at tinakpan ko lang yung number and merong initial password. So ngayon ang gagawin natin ay i-download natin yung dito app. Pero actually meron na akong na-download na dito app. So, yun ang gagamitin natin para ma-insert natin itong initial password saka yung number. So, mamaya balikan natin pag naipasok ko na yung number saka yung password. So, ngayon, nandito tayo sa may cellphone natin. Cellphone ko, no? At sa dito app, open natin. Then, dito, pagpasok natin yung number na sinend sa atin at syempre yung password, ano, yung temporary password na sinend sa atin para ma-access natin yung mismong SIM card. Ayan, okay, no, napansin niyo, no? So, nakapasok na tayo after natin pinasok yung number at yung temporary password. So, ito na mismo yung app, no? Yung dashboard ng dito. At ang maganda dito, meron siyang kasama na 1 gig na data. So mamaya itatry natin yung internet speed niya kung gano'n ba kabilis sa area namin. So mamaya i-check natin yan. Okay, so itatry natin speed test, ha. Ayan, so ini-speed test natin. So mapalo siya ng 18, ayan, 17.8 yung download speed niya. So yung area namin, by the way, dito kami sa North Caloocan, Bagong Silang. So download speed niya 17.8. Tingnan natin yung upload. Upload speed niya is 9.25. So okay na. So pwede na rin. So mag-try tayo mag access ng YouTube. I-access natin yung mismong channel natin. Okay. Mabilis siya. Ayan. Okay siya. So, running. So, okay naman. Yung nakuha ko, yung sa akin, ano, is libre ng 1 gig. No? Alam ko, for 1 month yan, ano, consumable for 1 month. Pero syempre, maliit lang yun, ano, 1 gig. Pero may promo nga sila ngayon, 199 for 30 days, merong 25 gig, no, na consumable data for 1 month. Saka may mga only pa yun, ano, only SMS to all networks, tapos only dito, dito to dito, and 300 minutes from dito to other networks. So maganda siya, ano? So talagang maganda, ano, na marerecord ko na bilhin ito at pwedeng magamit, no, sa
sa pang-araw-araw natin eh. Yung pusa. Umalis ka dyan. So guys, no, yung pagloload pala nito ay napaka-convenient, no. Pwedeng GCash, pwedeng credit card and debit card, no. So online lang siya. So kailangan syempre i-open natin yung dito app at dito tayo maglo-load. So hindi pa kasi ganoon ka-available yung loading nito sa mga stores, no, kagaya ng mga nakakasanayan natin. Pero eventually sa pag-roll up nila magiging available na rin yun. So pwede mag-load through GCash, through credit card, debit card, at GrabPay and WeChat Pay. So yun yung magandang feature sa kanya. Okay, so siguro yun muna yung ating review. So sa mga susunod na videos natin ay itinan natin yung ibang functions na yung text and calls. So maraming salamat at till next video.